pag-uusapan at ipapaalam din namin sa inyo. Siyempre, kayo yung aming mahal ng mga ka-business na walang sawang sumusuporta sa amin. Siyempre, ayun na. Nanguna, salamat po. Salamat na tayo. Malapit na tayong mag 400K. So yun po mga ka-business, ano ang pag-uusapan lang o babanggitin po namin sa inyo ngayon ay... Ayan, may na mga kaibigan, isang maganda at mapagpalang araw po sa lahat. At syempre sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Sa muli po mga kaibigan, ako po si Taong Gala at sa araw na ito, isang reaction video pa rin po ang ating ibibigay sa inyo. Ito po ay halos kasunod po ito doon sa vlog natin o reaction patungkol po kay Bay Papaya at kay Intoy. Kung inyo pong matatandaan, mayroon po tayong vlog patungkol kay Bay Papaya at kay Intoy kung dapat na nga ba silang bumukod. Sa pagkakataong ito mga kaibigan, sinagot na ni Kabusiness punto por punto ang bawat isyo. Mahalaga po ito kasi po maraming nagkomento doon sa vlog na yun. Ang sa akin lang mga kaibigan, sana po ay tapusin ninyo ang video bago kayo magkomento para sakto po ang ating comment. Huwag po tayong magkomento base lamang sa thumbnail. Okay? So, ayan. Pero bago po ang lahat mga kaibigan, una po sa lahat ay gusto ko sanang samahan ninyo ako sa aking panalangin at sa aking adhikain na sana ay tulungan natin si Kabusiness maabot na ang kanyang 1 million subscribers sa taong ito. At siya, naku po, 379 na po mga kaibigan. Mula po sa umpisa noon nung nag-start akong mag-reaction sa kanya, 379 na po ngayon. Ang laki na po ng itinaas. At siyempre si Papa din si para makuha din ang kanyang silver button. Naku po, 92. Oho, mula po noon sa 90.3 na kanyang subscriber, ngayon po ay 92 point something. Meron na po. So, pataas na po ng pataas. Sana po makuha din ni Papa din sa kanyang silver button. Ngayon mga kaibigan, kung baguhan ka lang sa aking channel, pindutin mo ang subscribe button at bell button para updated ka sa susunod ng mga video. Eto, tuloy-tuloy na po tayo. Ang saya nila. Sa'yo po mga ka-business, tungkol po ito dito sa magpamilya, no? Yay! Oh, yan. So, ito nga po mga kaibigan, tungkol po ito sa pagpapaliwanag sa pamilya. Okay. Kung ate pong matatandaan, yung pong vlog natin noon na bumukod si Intoy, nagulat din po ako sapagkat ang daming mga komento. At nagpapasalamat ako kasi ang lahat, almost 98% sa mga komento ay sumang-ayon po doon sa ating binitawang reaksyon. Thank you so much po. Again mga kaibigan, kung nasaling natin ang damdamin ni Intoy, ni Bay Papaya, sorry, humihingi tayo ng paumanhin. Pero iyan po naman ay kaparte lamang sa reaction natin bilang isang masugid na follower ni Kabusiness. At sa pagkakataong ito, tayo po ay natutuwa sapagkat binigyan niya ng diin at pansin, niliwanag niya itong mga komento na ito. Marahil hindi lang dito sa channel, dito sa channel natin may komento, kundi maging sa kanya rin. Andoon din ang mga komento ng mga yung concern na mga followers ni Kabusiness. Patuloy tayo. Kay Bay Papaya, kay Biday, tapos ito kay Waray, at saka kay Intoy. Ano po mga Kabusiness? So yun po ano kami ni Mrs. Kabusiness, ay masaya po kami na nandito sila sa bahay. Okay po yun. Maliwanag po yung sinabi nila. So kami ni Mrs. Kabusiness ay masaya po na nandito sa bahay. So dito mga kaibigan, agarang sinagot ang punto kasi may mga komento po na lumabas doon po nung ginawa po yung vlog na yan na di umano ay baka nakakasikip sila. Isa yun eh, isa sa lumabas, nakakasikip na nga sila. Maging ako po mga kaibigan ay nabanggit natin na kailangan at bigyan ng privacy si Kabusiness. Pero
tulad ng sinasabi natin, meron din naman tayong hindi nakikita, yung tinatawag na behind the scene. Ito yung mga panahon na hindi sila nagbablog. Ito yung mga senaryo na hindi na i-deliver sa mga manonood. Kasi hindi naman yan bahay ni Kuya na may CCTV ano, at lahat ng galaw ng mga kapamilya ay nakikita natin. But this time, niliwanag na po ni Kabusiness na accepted nila ang pangyayari na tumira dyan. Ha? Tumira dyan sila Bay at si Intoy pansamantala. Yun na, pansamantala. As in masaya, kasi siyempre merong bata, merong pang malalaro, tapos walang dull moment, ika nga ano, tapos bukod doon tumutulong naman po kasi sila sa mga gawain bahay. Ayun, tumutulong naman po sila sa mga gawain bahay. Isa yan sa behind the scene na gusto nating malaman at nasagot na nga po ni Kabusiness dahil... Isa sa sinasabi natin noon, doon sa mga komento, at maging tayo ay sinasabi na kung sakali dyan nga sila ay titira, dapat tumulong naman sila. Dapat magkusa naman sila. Dapat si Mrs. Kabusiness ay hindi na ang nag-aasikaso ng kanilang pagkain. Which is this time very clear. Klinaro po ni Mr. Kabusiness na tumutulong naman sila, nagkukusa naman sila doon sa mga gawaing bahay. So maganda, maganda po yun. Hindi mo na kailangan utusan sa mga oh, ito. Yan. Hindi na kailangan utusan. Pagpugas, pagsasaking. Ayun, alam ko yan. Hindi mo okay, wala. Ito, mga kaibigan, muli niyang binalikan. Muli niyang binalikan at tinanong ang mga kagwang, lalo na si Bay at si Intoy. Okay? So, ayun, ang sagot ni Bay. Ano mo kung mangyari? Ayan si Intoy. Ito naman si Intoy. Sa akin naman po. Kumbaga sa pansamantala para makaipon kami ng ano para hindi naman mahirapan masyado. Yan naman ang gusto ni Kuya, hindi naman kami ilalagay sa mabang mahihirapan kami. Okay. Kumbaga ang gusto lang nila makapag-ipon kami para hindi kami mahirapan. Ayan. So maliwanag po yung kasagutan ni Intoy, mga kaibigan. So pansamantala. Tama din lang naman. Sabi ko nga mga kaibigan, kailangan nilang makaipon. Okay, para at least may pera na. So very clear na po ito mga kaibigan. At least matatanggal yung agam-agam ng mga tao doon sa pagtira nila. So sabi pa nga nito, ito ay pansamantala lamang para makaipon. Eh, nakita natin magkano lang pala naman ang sahod nito, 10,000. Ano? Kung titiraan nga sila doon ay... baka kulangin ito. So this time, niliwanag naman na pansamantala lang para makaipon. Sa kabilang dako ay willing naman, okay naman sa kila Kabusiness. So yung usaping privacy mga kaibigan na tinatawag natin, open na po siya. Kumbaga na-break na po yan yung usapin ng privacy kasi open na po silang lahat at accepted naman po ni Kabusiness at Mrs. Kabusiness. O yun ang pinaka-importante natin kasi nag-alala tayo usapin sa privacy ng bawat isa. So kumbaga on process ito. At least mayroon, kailangan pa rin naman ng privacy pero on process, pinoproseso hanggang sa kaya na nilang bumuo. At mayroon pang mga pahayag si Kabusiness, ah. Pakinggan natin. Makapag-ipon kami. Sa po mga Kabusiness, ganito kasi yun. With respect syempre sa ating mga Kabusiness na mas may experience pa sa amin ni Mrs. Kabusiness, ano? Ito mga kaibigan ang gusto kong paliwanag, gusto kong salita at talagang with due respect sa mga Kabusiness. Mga kaibigan, nagpapakita lamang na si Kabusiness ay nagbibigay ng respeto sa lahat ng mga followers. Kumbaga, dito sa senaryong ito, laging ang desisyon niya ay hindi sa kanyang pansarili. Kinukonsideran niya, akalain mo yun mga kapatid, mga ginigilo natin Kabusiness. So yung pong ate, yung pong mga kinoment ninyo, maging dito sa akin sa reaction video at saka doon, ay napapakinggan ni Kabusiness, napapanood ni Kabusiness. Kaya nga sabi niya with due respect kasi lahat ng kanyang mga sinabi ay pag-alala sa mga followers na siyang nagbigay ng concern patungkol kay Intoy at kay Bay. So this time, brinik niya yan, ano na yan, yung kaisipan na yan at binigyan niya ng assurance na okay. Okay sila. Nabanggit pa nga niya na maluwag daw yung bahay at
si Intoy, kung ating mapapansin, ay si Bay Papayan, ready niya no, doon sa taas. At yung unang una pang video niya, mga kapatid, nakakatawa doon. Kasi na-ready na niya yung higaan at kwarto ni Bong. Oo, hinre-ready niya. Pinakita niya na si Bong at si Buknoy ay magkasama, di ba? Double dick yun. Si Buknoy sa itaas, si Bong naman sa ibaba. So, ready na si Kabusiness para sa pagbabalik ni Bong. O yun ang pinakamaganda. At least pinakita niya na sa loob ng bahay ay hindi sila masikip. Okay. Tatlo pala ang kwarto niyan doon sa itaas nila. Tatapatin namin kayo. Yung una-una, masaya kami nandito sila. Dito yung mga bata. Pagka medyo punta kami yung bata, nilalaruin mo. Tanggal na pagtabagot ng ako po. Pangalawa, lilinawin ko po, sila po ay hindi pabigat dito, mga kabisnes. Sila po ay katupatuwang namin. Sila po ay nagpupusang tumutulong sa mga gawain bahay. Ayun. Yun po yung magandang mga punto. Sinabi niya na hindi siya pabigat, hindi sila pabigat dyan at tumutulong sila sa mga gawaing bahay. Ang isa sa pinakamaganda rito, sabi nga ni Kabusiness, yung pag-anunsyo na nabibigyan niya ng kabuhayan. Sa feeling ng mga apu-apuhan namin, ito po mga office, sana na nararamdaman niyo yung aming damdamin. Ito, magkakaroon ng hanap buhay si Waray at saka si Bidal. Yun o. So ayan mga kaibigan, so kahit or habang nakatira sila, magkakaroon ng hanap buhay si Biday at si Waray. Ang kita nyo naman ang kataba ng puso ni Kabusiness ano. So this time mga kaibigan, marami ang nagko-comment bakit daw ang reaction o bakit ang video pinuputol-putol ko. Pinuputol natin kasi ang gusto nating ibigay sa inyo ay yung highlight lang para hindi naman natin makuha yung kabuuang video kasi intellectual right of property. Ang reaction naman natin ay for highlight lang mga kaibigan. So panoorin ninyo ang videong ito, lalagay ko po sa link. Now this time, sana po matuldukan na yung mga agam-agam. Nagulat ako man mga kaibigan ay nagulat nung ating pong ibinigay yung reaction video na yan, yung pagbukod kasi ang dami pong naglabasan. Although sinasabi nyo na suporta kayo sa aking opinion, nakakataba din ng puso. Pero mayroon naman dyan negatibo, ano? May nagnegatibo. Alam ko na yung nagnegative niyan, hindi niya binasa o hindi niya pinanood ang buong reaksyon. Kasi kung pinanood niya yung buong reaksyon, hindi magiging ganun ang tema ng kanyang pagre-react. Kasi tayo po mga kaibigan, ang reaksyon po natin ay hindi naman po natin binabas at hindi po natin sinisira si Kabusiness. The reason why na nagre-react tayo ay para makatulong na ma-i-promote ang channel ni Kabusiness. Matulungan natin siya mapadaling maabot ang kanyang 1 million subscribers. Kasi iba naman ang kakilala ni Kabusiness, iba naman ang kakilala ko. Katunayan, sa mga followers ko, may nagtatanong nga, sino ba yan si Kabusiness? Tapos pag pinanood nila, ay ang ganda pala, no? So ibig sabihin, mayroon din akong mga followers, mayroon tayong mga followers na hindi nakakakilala kay Kabusiness, pero nakakapag-connect. Yun po yung purpose doon. Thank you so much po sa pagtitiwala ng Kabusiness family. Now, balik tayo sa issue. Okay? So iyan pong issue na yan, mga kaibigan, sana maisarado na. Irespeto natin ang sinabi ni Kabusiness. Isirespeto natin ang kanyang mga plano. Lahat ng issue sinagot. So this time, dahil sinagot na po ang issue, sa parte ko naman doon po sa reaction video na ginawa natin, yung pagbukod ka yung si about Intoy and Vi, kung kailangan na ba nilang bumukod. Ang gagawin naman natin bilang pagrespeto sa sagot na sa ano na ito, sa pahayag ni Kabusiness, pagpakita na suportado tayo sa kanya, sa kanyang mga plano, i-close ko ang comment section. Bakit kailangan i-close natin ang comment section doon sa vlog na yan? Kasi kung naka-open lang ang comment section, kapag mayroon pang nakapanood niyan na hindi nabalikan niya itong vlog na ito, makakadagdag siya sa bagong issue. So hindi mapuputol. So para ma-erase na yan, i-close natin ang comment section. No? Kaya ko pinapaalam sa inyo kasi baka magtaka kayo bakit off ang comment section. Para
yung issue na niyan ay makat na dahil maliwanag na po. Lahat po ng sinabi ni Kabusiness ay talagang klaro. Para sa akin, klaro po yun at talagang sinagot niya. Ang this time, ang kailangan lang natin is pang-unawa at respeto kay Kabusiness. Dahil klarado naman, hindi naman nakakasikip sa kanila at gusto naman niya, nakasama niya si Bay at saka si Intoy. At sabi nga ni Intoy, pansamantala lang yan para makaipon. Ito kasi sila Kabusiness ay sobrang saya sila doon sa mga bata. So, panoorin nyo ang video. Ilalagay ko ang link para maklaro tayo sa link na ito. At syempre mga kaibigan, tulad nga ho ng sinasabi ko, sama-sama natin itaguyod, sama-sama natin tulungan si Kabusiness na makaangat at maabot niya sa taong ito ang kanyang 1 million subscribers. Umaangat ng umaangat na po mga kaibigan. Ganun din po si Papa Dennis, ano? Isama natin para makuha na po ang kanyang silver button. Well, this time mga kaibigan, maraming salamat po at comment down below lang po kayo patungkol sa mga sinabi ni Kabusiness na ito at syempre sa atin po. At mega love shoutout po sa ating mga bagong miyembro, De La Torre Vlog. Mega love shoutout. Thank you so much po sa inyong pagiging humanitarian guardian po sa ating channel. Of course, si The Sestep Siblings, ayun, nandyan po. At mega love shoutout po sa ating Team Ayuda Revive. Ayan. Miss Jonah, mega love shoutout. Jancy, mega love shoutout. Of course, Team Bornibol, Admin Bornibol and Shirley, mega love shoutout dyan. At syempre sa ating Team Budol, ayan, Sir Al, mega love shoutout. MB Survivor, mega love shoutout sa inyo. Canoli, mega love shoutout. Syempre sa ating pong Team Pima dyan, mega love shoutout din po. And of course, ang ating pong iba pang mga kasama, ano, na lalo-lalo na po yung ating pong mga kapatid na Kabusiness na naka-follow na po sa atin. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Asahan nyo po mga kaibigan na kahit may mga nagni-negative, ano, tuloy-tuloy po ang ating pagbibigay reaksyon kasi ang layunin po natin ay hindi ikasama ni Kabusiness, hindi po natin nais na i-down siya, kundi ang nais po natin ay bit-bitin siya paintaas kung mayroon man tayo maitutulong. Okay? So sana po ang akin lang, panoorin nyo ang video, ang kabuuang video bago po tayo magkomento para hindi po tayo lihis sa ating pong reaction. Hanggang dito na lang po muna mga kaibigan. Sana po ingat po kayo at mabuhay tayo mga kapatid kong mga minamahal na nagpa-follow sa atin. Hanggang sa susunod pong reaction, ako po si Taong Gala. Bye-bye po and God bless. Magandang buhay mga kapatid.